Magandang buhay po at welcome po muli dito sa aking channel. Ngayon naman po ang aking pong ituturo ay kung paano natin malalaman kung yung square root ng isang number ay rational or irrational. Kagaya po ng aking ipipresent na ito, square root of 9 over 16, square root of 50, square root of 81, and square root of 6 over 21. So sila po ba ay rational or irrational? Yan po yung aking tuturo sa video na ito, step by step. Okay, so ito po yung kanyang instruction. Determine whether the principal root of a number is rational or irrational number. So ito po yung 5 examples at dadagdagan ko pa po yan. Pero bago ko po i-present kung paano po natin malaman kung siya po ay rational or irrational, ay click lang po muna ang like and then subscribe po kung bago ka po sa aking channel and notification bell. Upang sa ganon, kapag ako po ay nag-upload ng mga bagong video lesson, ay manonotify po kayo. Okay, so number 1 example po tayo, square root of 81. So paano po malalaman kung ang principal root ng square root of 81 ay rational or irrational? Ganto lang po yun. So paano po kukunin yung square root of 81? Okay? So, pag ibig sabihin, kapag sinabing square root ng 81, ay ano po yung number na kapag i-multiply mo sa kanyang sarili, that is equal to 81. Meron po ba? Meron po. And that is 9. So, if you multiply 9 times 9 is equal to 81. So, yung square root ng 81 is equal to 9. Yun po yung ibig sabihin niya. So, kapag nakuha po natin na principal root ay whole number, halimbawa, yan po ay 9, yung given po na square root of 81 ay rational number. Ano po? So, mean to say, yung pong 81 ay perfect square number. Kasi whole number po yung kanyang principal root. So, lahat po ng perfect square number, kapag kinuha po natin yung kanyang square root, then ito po ay rational numbers. So, paano po natin malalaman kung yung number ay perfect square number? Ganito lang po yun. I-list po natin yung counting numbers. Let us say 1 to 10. Okay? So, yung numbers po na yan ay multiply mo sa kanyang sarili. So, 1 times 1 is 1 sa 2. 2 times 2, 4. 3 times 3, 9. 4 times 4, 16. 5 times 5, 25. 6 times 6, 36. 7 times 7, 49. 8 times 8, 64. 9 times 9, 81. And 10 times 10, 100. Pwede po pong i-continue. So, meaning to say, kapag kinuha po natin yung square root of 1, ang sagot po niyan ay 1. Yung katapat po niya. Ano po? Square root of 4, ang sagot po niya yan ay 2. Square root of 3, ang sagot niya po ay, or square root of 9, ang sagot po niya ay 3. Kasi 3 times 3 is 9. Ano po? Square root of 16 is 4, square root of 25 is 5, and so on. Until square root of 100 is 10. So, meaning to say, ito pong lahat na ito ay rational number. From square root of 1 up to square root of 100. And so on. Pwede pong dagdagan yung counting numbers 11 to 13. Ano po? So, nandito po yung square root of 81. Ang kanyang square root po ay 9. Yan po yan. Ano po? So, I mean to say, from square root of 1, square root of 4, until square root of 100, yan po lahat ay rational numbers ang kanilang principal root. Okay, so number 2 example po tayo, square root of 50. What is square root of 50? Tingnan po natin kung andito po sa list ng perfect square number natin. Meron po bang square root of 50 dyan? Wala po, kasi 49, 64 na yung kasunod. So, meaning to say, ang square root of 50, yung 50 po, ay hindi po siya perfect square number. Kasi kapag i-press po natin sa calculator, ang square root of 50 po ay 7.071067 and so on. So kapag ang nakuha po nating square root ay decimal number, then ito po ay irrational number. Ano po? So meaning to say, ang square root of 50 ay irrational number. So paano po natin malalaman kung yung 50 at iba pang number ay perfect square or hindi? So dito po, sa 1 hanggang 100,
ano po, square root of 1, 4, 9, 16, 25, 100, yan po ay perfect square number. Kapag wala po dyan yung number, ibig sabihin, siya po ay hindi perfect square number. So, yung square root po niya ay irrational, kagaya po ng square root of 50. Okay, so number 3 example po tayo. How about ganito po yung given? Square root of 9 over 16. How about yung ating pong nasa loob ng square root ay fraction? So, 9 over 16. Ang una po nating titignan ay kung pwede pong i-divide. So, 9 divided by 16 ay hindi po pwede. Ano po? Pangalawa, tingnan po natin kung yung numerator at denominator ay perfect square number. 9 at 16, ibig sabihin, 9 at 16 ay perfect square number. So, ang gagawin po natin dito, kapag pareho pong perfect square number yung numerator at denominator, paghihiwalayin po natin sila. Paano po? Yan, square root of 9 over square root of 16. Pwede po yan. Ano po? Bigyan po natin ng parehong square root yung numerator at denominator. Now, simplify po natin. What is square root of 9? 9 po ba ay perfect square number? Yes. Because 3 times 3 is 9, so square root of 9 is 3. Over square root of 16, 4 times 4 is 16, so square root of 16 is 4. Kapag ganito pong whole number yung nakuha natin na square root, kahit po siya ay fraction, ang given pa rin po ay rational number. So, yung square root of 9 over square root of 16 ay rational number. Okay, so another example. Square root of 6 over 21. So, again, the same with number 3. Tignan po natin, una, pwede po bang i-divide yung 6 by 21? Hindi po pwedeng i-divide. So, meaning to say, another solution po natin dyan ay paghiwalayin natin yung kanilang square root. So, square root of 6 over square root of 21. Yung 6 po ba perfect square number? O hindi po. Yung 21 po ba perfect square number? Hindi rin po. So, kapag ganyan po na hindi perfect square number, then, yung given po na square root of 6 over 21 ay irrational number. Okay, so number 5 example po tayo. Square root of 32 over 2. Una po, tignan po natin ulit kung perfect square number po ba yung given na numerator at denominator. Yung 32 po ay hindi perfect square number. Gawin din po yung 2. So, ano po yung solusyon para makita natin kung rational or irrational? Pangalawa, i-divide po natin kung pwedeng i-divide. Ano po? What is 32 divided by 2? Pwede po bang i-divide? Pwede po. So, you are going to divide. So, 32 divided by 2 ay 16. So, square root of 16. Now, yung fraction naging whole number. Yun po bang 16 ay perfect square number? Opo. Kasi, yung square root of 16, if you notice kanina sa given natin, 4 times 4 ay 16. So, square root of 16 is 4. So, perfect square number po yung 16. So, again, whole number po yung nakuha natin na root or square root ng given number, then ito po ay rational number. Okay, so maraming salamat po sa inyong panood. Kung meron po kayong katanungan sa lesson na ito, i-comment lang po sa comment box at hintayin po ninyo yung aking reply. Be sure lang po na kayo po ay nag-like at nag-subscribe upang sa ganun pag ako po ay nag-reply, then manonotify po kayo sa aking reply.